Okay po, so sabi nga sa awitin kanina, salamat Panginoon, puso ko iyong sinisiyasat. Alam niyo po at kilala niyo po ako at salamat. Yan din ang ating mga panalangin sa gabing ito na sisiyasatin ng Diyos yung ating mga puso. At ang laman ng ating mga puso ay puno ng pasasalamat. Anuman ang ating mga pagdadaanan, anuman yung meron tayo ngayon, puso tayo ng pasasalamat sa Kanya. Okay po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa gabing ito kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po dahil kahit Panginoon kami ay magkalayo, kami Panginoon ay pinaglapit niyo po sa pamamagitan ng virtual, sa pamamagitan ng internet, O God. Tulungan niyo po kami, O God, sa gabing ito. Gamitin niyo po ang internet, gamitin niyo po ang mga technology na meron kami, Panginoon, the tools, O God, upang Panginoon, ikaw ay mapurihan. At alam po namin na with this pandemic, O God, alam niyo po at alam po namin na pinalakas mo rin po ang internet, ang technology, Panginoon, upang ito ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Maraming salamat sa gabing ito. Be with us, O God. Forgive us, O Lord. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Gamitin niyo po ito para maging karapat-dapat, maging kaluwalhatian, makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa gabing ito, O Lord, be with us in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Sa gabing ito ay pag-aralan natin yung pagiging hospitable, no po, yung hospitality, gift of hospitality, no, as I read to the doon ako sa Our Daily Bread, nangungusap sa akin yung hospitality, no, gift of hospitality. Ang issue kasi dito, kaya pa ba natin ang hospitality ngayon sa panahon na ito na bawal, halos pinagbabawal tayo makapasok sa bahay, pinagbabawal tayo, halos restricted tayo sa pagbibisita. Ito po ba ay napapanahon pa? Ito po ba ay napapanahon pa? Hindi ba natin nakaligtaan yung mensahe ng Diyos sa Deuteronomy 10:12-19? I was asking na kanina na ito po ba ay napapanahon yung hospitality, gift of hospitality ngayon na maraming mga restrictions, maraming pinagbabawal? Now, as a Christian, ito po yung ating as believers, no, we are encouraged to welcome other people, especially sa ating tahanan, no po. So how could the Israelites leave this out? Sabi nga dito, you are to love those who are foreigners, for you yourselves were foreigners in Egypt. So parang kinumpara ito noon at foreigner din sila noon dati sa Egypt. Tapos ngayon, parang you yourselves, you have to love those foreigners, no? Parang yun ang ng Panginoon, na yung mga hindi nating maging let's love them, let's also entertain them, no? Maging hospitable tayo doon sa kanila. Kaya lang ang tanong ko, ito po ba ay napapanahon ngayon, no? Basahin natin yung Deuteronomy 10:12-19. Kapo, I'll read this. Deuteronomy 10:12-19. Oo. So sabi niya dito, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today. For your God, for your good, behold, to the Lord your God belong heaven and the heaven of heavens, the earth with all that is in it. Yet the Lord," sabi niya, "the Lord set his heart in love on your fathers and just their offspring after them,
you above all peoples as you are this day. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God who is not partial and takes no bribe. In 19, sabi niya, love that sojourner, therefore, for you were sojourners in the land of Egypt. So, bilang pagmamahal natin sa Diyos, isa sa hamon sa atin ngayon ay yung mga foreigner or yung mga ibang tao. At hamon sa atin ngayon sitwasyon, yung paano tayo maging hospitable doon sa iba. Okay po? Paano tayo maging hospitable kung maraming mga restrictions, no? So, that is why ating mga Kristiyano, kung meron tayong hospitality, maybe point number one, hindi sa siguro ay yung pinapapasok lamang natin yung ano dito, pero simpleng pagngiti natin sa iba, simpleng pagiging ano natin sa ibang tao, no? Lalo na yung mga pumapasok sa atin sa simbahan, nakakasalubong natin, sabi nga dito, whether through opening our homes or smiling and greeting to those we meet, we can extend God's care and hospitality in a lonely and hearty world. Lalo na ngayon sa panahong ito, tayong mga Kristiyano, i-challenge natin yung ating mga sarili na lalo na sa pandemic na ito, maraming mga nalulungkot, maraming mga taong talagang kailangan ng ngiti ng iba. So as a Christian, let us try to smile those people, extend natin yung pagiging hospitable natin. Parang hindi na napapanahon ngayon yung magiging snubber tayo. So as a Christian, let us be reminded, no, ng Word of God na let us be hospitable sa ibang mga tao, as a Christian, as a believer. Okay po? So, paalala lamang po na hindi lang naman pagpapasok sa bahay ang pagiging hospitable, kundi yung ating mga ngiti, yung pagbati natin sa kanila, pag-hi natin, makangiti tayo kahit naka-face mask, alam natin yung gesture na we also acknowledge them. We try to say hi sa kanila. Huwag nating walain yun. Kahit nasa pandemic tayo. Okay po? So, keep on praying na yung hospitality gift ng Diyos ay yung hospitality gift ay nasa sa atin yon, no? Keep on praying on that. Ipanalangin natin yon. Okay? So, magandang gabi po. Maraming salamat. And this is just only a reminder para sa ating lahat na huwag nating kaligtaan yung gift ng hospitality sa ating lahat. Okay? So, magandang gabi po. At tayo po ay patuloy na manalangin. Patuloy natin ipanalangin ang bawat isa sa atin.